Suka.
Hello! Good afternoon to all of us. And alam ko po na sa lahat ng mothers, alam niyo why we are celebrating or why we have the program like this. And before that, sige, bitinin muna natin. Before that, we have our prayer, opening prayer led by Sister Grace De La Cruz. Sige po, tayo pong lahat ay mag-pray. Praise the Lord. Let's close our eyes. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa hapon na ito na binigay mo po sa amin, Lord, in our virtual gathering. Salamat, Lord, na patuloy ka po naming makasama, patuloy naming ma-enjoy, Panginoon, ang presensya mo sa hapon na ito. At salamat, Panginoon, na ikaw ang patuloy at patuloy na humawak, Panginoon, ang aming program, O God, in Jesus' name. In Jesus' name, this we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Yan. So, again, happy Mother's Day to all. Yung mga katabi nyo po sa bahay na nanonood nationwide and worldwide. Wow, sikat na ako.
Joke. So, yan. Batiin po natin. Ako, kanina, binati ako ng tatay ko. First time yata. Kaya na-touch ako. Pero pakikot pa ako. Pasalamat. Yes! Anyway, sige po. Ay, wait lang. Don't forget po na i-share natin, i-react, mag-react tayo, itag po natin yung family natin, friends and relatives, at i-comment po natin for our attendance, i-comment po natin yung ating name, yung age po natin, and don't forget yung location po natin, kung nasaan po tayo or nasaan man tayo, lugar yon. I-comment po natin, and ito po, ang exciting part is meron po tayong online ruleta. So, may cut-off po tayo hanggang 5 p.m. 5 p.m. po yung ating cut-off ng pagsisend ng ating mga names. At para po tayo maging qualified sa ating online ruleta. Naku, ang dami pong prizes na nag-aantay para sa atin. So, i-type na po natin yung ating mga names. Sige po, at shout out, ano nyo po dyan, yung mga names nyo para mabasa po natin, i-shout out po natin kung sino-sino po kayo. So, ayan, shout out kay Sister Venus Gabriel Alimanya. Ayan, pero hindi siya Mamshi. Oh, ito, Sister Mamshi Dorothy Elnar, shout out to you, sis, Mamshi. Sino pa po? Sister Sita Ramos. And sino pa? Oh, si Mamshi Alma Setiar. So, yun. So, yun po. Wait lang po. At mag-ano po pala tayo. Ngayon po, live na live po tayo. I'm alive. Wait lang. I'm alive. Yan po. Mag-ano muna po tayo sa... Ito pong celebration na to. Siyempre, pinaparangalan po natin ang mga mami. Isa na po ako doon at yung mga friends ko po nakasama. Mamaya makikita nyo yung aking very, very, very special guests. At meron po akong kasama. At ngayon po ay, kanina po no, na-touch ako dun sa mga pictures na pinakita. Talaga palang mga mami, pag pinapakita yung mga kasama, yung mga anak, nakaka-touch. Nakaka-touch talaga. Parang maluha-luha ako. Kaya lang po pinigilan ko dahil yung aking eyeliner. Wait lang. So, yun po. Meron po tayong questions. Para po dito sa aking mga very, very, very special guest. So, yung pong ating question, about motherhood din naman po. So, sige po. Simulan na po natin. Franny, maghanda-handa na po tayo. So, ayan po. Teka lang po ah. Ayusin ko lang po ito. So, ayan. So, number one question. At yung ito pong tanong ko, pwede po kayong sumagot sa Facebook live natin, sa Facebook po natin. By the way, hindi ko po yata kayo nag-greet. Hello, hello, hello. Hindi ko man kayo naririnig. Hello, hello po sa mga mamshis dyan. Sister Malu Enriquez, si Mamshi and Malu. So, ito po yung question para po kay sa mga prenis ko. So, what can you advise sa mga first time mom during this pandemic? Ito pong aking mga kamamshi, yan, yung mga first time na naging mommies. So, ito pong mga mamshis ko ay hindi naman sila first time mamshis, but they have the experience. Among the mamshis po, sila po yung pinakabata eh, kaya sila po yung tanongin natin. So, sister or mamshi, Antoinette Ricarte, and... Mamshi Gracie, Grace De La Cruz. Hello, good afternoon sa mga Mamshis. Good afternoon, Mamshi Ena and Mamshi Grace. Good afternoon, hello. Good afternoon. Hi. So, pasok na tayo doon. Yes. What advice? Okay. What can you give? What can you advise sa mga first-time mom during this pandemic? Kasi sa pagkakatanda ko, ngayon lang nagkaroon ng pandemic mula nung ako ipinanganak.
So, iba naman yung war nung may World War II, World War I. Iba naman yung, ngayon naman, eh, nagkaroon ng pandemic nung araw, pero hindi pa tayo tao noon. So, ngayon, naranasan natin to. Kayo, syempre, sabi ko nga, experience mommies na kayo for how many years. So, ano yung maibibigay nyo advice sa mga, I'm sure may mga nanonood tayo na mga first-time mommies, di ba? At may nagbubuntis din. So, anong pwede nyo bigay na advice? A short message lang for them. Go! Sige, ako muna, sige, no? Ako muna. Ayun, siguro ano, yung kasi nung first time na in sa buhay ko na na-experience ko na nag-give birth ako, I know na yung makaka-relate lahat ng mga mami dito na yung first time feeling na super happy mo and you are so proud of to show to the people na meron kang ano, meron kang baby, meron kang anak na gusto mo ipakita sa lahat. Pero kasi iba yung panahon ngayon eh. Dahil pandemic, you cannot kumbaga pwedeng ilabas yung bata and lalo ngayon dahil very risky dahil nga meron tayong pandemic and may virus. So they cannot we cannot afford them to show and to ano yung kumbaga ilabas natin sila sa labas ng bahay para di ba dati kumbaga pinapaarawan ganyan, pinapakita ng ibang tao na i-share natin yung joy. But now nga dahil mahirap nga yung sitwasyon natin o kumbaga all the time nasa bahay lang tayo and there were times na kumbaga yung pagod, yung ano, minsan may mga worries ka ganyan. Siguro ano lang natin, i-balance lang natin everything. Kumbaga instead of masyado natin bigyan ng focus yung mga nangyayari sa paligid natin, yung mga worries natin na baka ma-infect tayo, yung baby natin, yung ganito mahirap mahirap lumabas ganyan. Kundi ang siguro na lang, i-enjoy na lang natin yung moment na kasama natin sila with the rest of our family sa inside our home. Yun. Kasi yun naman yung importante na we share the joy, hindi lang yung joy na nakukuha natin kapag tayo lumalabas, kundi yung joy, inner joy na nakikuha natin kapag kasama mo, kapiling mo yung mga mahal mo sa buhay sa loob ng tahanan. Yun. Especially, syempre, always pray to us. Take our needs bilang mga mom. Sinabi ni Ma'am Chitonette is, let us enjoy. Siguro, tapos yung ingat lang. Kasi yun nga, na iba yung panahon ngayon. So, let's give it up. To sister, Ma'am Chi, Grace De La Cruz. So, ako na lang, based on my experience, I always look at the best in every situation. Kasi, kung ang titingnan mo, kung palaging negativity, yung laging magmamagnify sa isip mo, yung laging magdudwell sa isip mo. So, why not see na kung ngayon nahihirapan ka dahil maliit pa yung baby mo, dapat you have to be thankful kasi hindi lahat ng kagaya natin mga babae, hindi lahat na bibigyan ng baby, ng anak. So, kahit medyo mahirap yung sitwasyon, mahirap yung pag-aalaga, pero tingnan mo yung how blessed you are sa kahit panahon ng pandemic, biniyayaan ka ng Panginoon ng baby na magpapasaya sa iyo for the rest of your life. So always look at the best in every situation. Yun. Akala ko nag-freeze eh. Yun. So, in every negativity, there's always positivity, right? So, talagang tingnan natin, don't dwell on the negative side. Although, sa pagiging sa swab test, kailangan negative. So, hindi lahat ng negative is masama, no? So, anyway, correct. So, sige.
And let's go to question number two. At sa mga about sa business naman. Syempre itong pandemic na to kasi nag-boom ang mga online. So we have experienced business or mompreneur sa tabi-tabi na talagang may mga business sila. So they can help us to know ano ba yung mga na-experience nila during this pandemic. Kasi iba talaga yung dinulot ng pandemic na to sa ating mga buhay. Amen po ba? O, shout out to Sister Cheryl Cruz. Ma'am, si Cheryl. So, okay. Ang question natin is, mga ma'am, she's ha, yung mga maibibigay nyo pong advice, anihin nyo lang dyan. Sa, i-type nyo lang po yung pwede nyo ibigay ng mga advices. At mamaya po ay babasahin po natin yan. So the question is sa mga mompreneur or sa mga may business o yung nagbukas ng business this pandemic, ano yung pwede po nating i-advise sa ating mga viewers or sa ating mga kamamshis? So I'll call them na si may business po sila na tinapay at plus ang dami po nang pinuput up na na mga business. So, let's call in Sister Marlene De La Cruz and isa pa po na mompreneur is the medtech at the same time businesswoman at this pandemic nagtayo pa po sila ng ng kanilang tubig station. Tubigan, water station. Si sister or mom, she, Emily Contreras. Let's hear from them their advice for us. Sister Marlene, sige po, okay. Hello po. Happy Mother's Day po sa ating lahat. Hello mga momshies. Happy Mother's Day po kay Pistora Kay. At sa lahat po ng mga momshies natin, hello po sa ating lahat. Bilang isang may business, syempre po, this time of pandemic, talaga pong lahat ay naapektuhan po. May mga nawalan po ng trabaho, humihina yung mga negosyo. Pero ang palagi ko pong iniisip pag ganun yung sitwasyon, tinatandaan ko yung economic is not our source. The Most High God is our source. Siya po yung nagbibigay sa atin, siya po yung nagpapala sa atin. Yun po yung palagi kong iniisip kapag may sa mga pagkakataon na ito. At yung maipapayo ko rin po bilang mga sa mga magbubukas ng business this pandemic, tatlong bagay po ang dapat nating gawin. Una po, yung maging masipag. Siyempre po, pag masipag tayo, hindi pwedeng hindi i-honor ng Lord yung ating kasipagan, di ba po? Pangalawa, yung katapatan natin sa lahat ng ating gagawin. Pag nakita po ng Panginoon na tayo'y tapat sa lahat ng ating ginagawa, hindi po pwede na yung pangalan ng Diyos at hindi po nabuhos. At yung pangatlo po, parangalan po natin sa lahat ng ating gagawin, ang Panginoon, sa lahat ng business na meron po tayo. Pag pinarangalan po natin ang ating Panginoon, tiyak po ang pag-uumapaw na pagpapala ng Diyos ay mararanasan po natin lahat. Praise the Lord. Po, praise the Lord, talagang kailangan po talaga sa business natin. Yan po, lagi ko nadidinig kay Sister Maria, kailangan pinagpipray. So, next naman po ay yung ating pong women's head at saka po mompreneur, si Sister Mamshi Emily Contreras. Hi po! Happy Mother's Day po sa lahat ng mamshis! Bagamat hindi ko po kayo nakikita ngayon, nagkapasalamat po ako sa Panginoon at ibang ano naman po itong na-experience natin ngayong araw na ito. So sa lahat ng mga mami, ang iiwan ko lang po sa inyo, syempre katulad po ng sinabi ni Sister ni Ma'am Shiena na sa kabila po ng pandemic ay hindi po talaga namin sukat akalain na makakapag-open pa po kami ng water station. So ang iiwan ko po sa atin sa kabila nga po ng sitwasyon na meron tayo at tips na rin, bagamat halos nasabi na po ni Ma'am si Marlene, so dagdag na lang po ito, dahil po sa aming negosyo, ganito naman po yung
inilagay ng Panginoon sa puso namin. So, para po makatulong sa iba, dahil nga po tayo bilang JIN, mahal natin ang Panginoon at mahal din natin ang bayan. So, Diyos at bayan. So, para po makatulong sa lahat, mababang presyo po ang ibinibigay, ang pwede naming ibigay, in-offer po namin, lalo na po, hindi po may iwasan yun, yung mga naging negosyo rin. So, ayun po, kailangan pong tulungan din natin sila, suportahan din natin sila, para sila din po ay makaraos o mapagtagumpayan po yung pandemic na mayroon tayo. So yun po yung iiwan ka sa atin na huwag tayong ano po, bawal maging maramot kasi ang Panginoon po yung nagbibigay noon po, nagpapalit po noon. Kung dun sa iba, ibibigay talaga natin ng mura or may ino-offer tayo para makatulong na rin. So, yun po yung ano, napakasarap sa puso. Konting tubo at mababang presyo, nakatulong po tayo sa taong bayan at higit sa lahat na ipakita po natin yung pagmamahal po natin sa ating Panginoon at pagmamahal po natin sa taong bayan. Siyempre, yung pagsunod, kailangan din po yan. Bilang tayo po ay mga Kristiyano na at binago ng Panginoon at sa lahat po na nakakarinig at nakapanood po sa amin sa hapong ito, ay ipakita po natin yung tunay na pagmamahal. Pagmamahal sa ating Panginoon at pagmamahal po sa ating kapwa. Yun po yung pinakamahalagang parte ng buhay natin kung bakit tayo binigyan ng Lord ng buhay ay yung para maipakita po natin sa ating kapwa. At una sa Panginoon, yung pagmamahal po sa Kanya at pagmamahal po sa ating kapwa. Ating so, kapwa. Yun na lang po muna. O nga po, haba na po eh. Hindi, joke lang. So, yun. Sorry po. So, ano po eh, kahit Kristiyano tayo, may competition pa din. So, yung pananaw po nila, konting tubo, makatulong ka, ang ganda pong pagsamahin, di po ba? So, at may promotion na rin po sila. Too big. At saka yung pong sa tinapay nila, sila Sister Marlene. Okay. So, next question naman po. Para din po sa mga mamis to. So, question number 3. Is about mental health. Napapanahon po ito, bakit? Kasi po, 'di ba? Dahil po sa pandemic na 'to, hindi nakalabas ng bahay, walang trabaho. At siyempre po, as a mommy or as a mag-asawa, as a couple, iisipin po natin yung welfare ng family natin. So, ang nangyayari po, 'di ba? Naipon sa ating mga isip, ano na ang kinabukasan ng ating pamilya o ng ating buhay. So, ang question number 3 po is kamusta po yung mentalidad natin? So, can you share sa ating pong mga mamshies, can you share some of your experiences kung meron or if you have any? And let's call in again Sister Emily Contreras or si Mamshie Emily and Mamshie Grace De La Cruz. Short, ano lang po, yan. Hindi ko naman po sinabing kayo yung may problema sa mental health, no? ma-advise na lang po sa ating mga, kung paano po natin napagtagumpayan. Kasi from ECQ to MECQ na tayo ngayon. Dumaan din naman po tayo sa GCQ. Okay, go po. Ako po muna, Ma'am Shirley. Ano po muna? Ayan, sige po ako po muna. Base po kasi sa experience, nung, kasi po kung ikaw, isa kang tao na ka sa social media, sa panahon po ngayon na parang mas nag-dwell ka sa social media, talagang it affects our mental health. Bakit po? Kasi kagaya po nung based on like my experience, nung nasa dati po, pa po akong trabaho ko, dahil nga po sa newspaper, ganun-ganun, kaya updated ka, di lagi ako nasa social media. Tapos nung nag-retire ako, 5 years ago, nag-post pa rin ako, pero sabi, parang bakit kaya ganun? Ay, parang pumupunti yung likes ko. So parang, sanay ka na ma-social media kang tao, tapos nakikita mo ka, followers, ganun-ganun. Nung
nung nawala yung mga yun, parang na-feel mo na, naka-feel ka ng konting rejection. So kung doon ka magdudulo lagi, yun ang pagbubuhusan mo ng pansin ngayong naka-quarantine tayo, which is true sa marami na talagang social media ang nagiging outlet, ma-de-depress ka, makakaramdam ka ng lungkot kasi nakaramdam ka ng rejection. At dati, ikaw parang feeling mo noon marami kang friends na nag-like, nagsusupport sa mga posts mo, ganun-ganun. Tapos ngayon, biglang nawala. Kaya ikaw, yung feeling mo, bigla rin bumaba. So it affects your mental health na maiisip mo na asa na kayong mga kaibigan ko, ano na bang influence meron ako, ganun-ganun-ganun. So mahirap. Doon pumapasok yung anxiety, yung depression, kung magbe-base ka lagi sa interaction ng mga tao sa social media. So better yet, ako po sa totoo lang ngayon, nagde-deactivate po ako once in a while ng Facebook ko. Kaya baka po yung iba naiisip ng ibang mga friends ko na ina-unfriend ko po sila. Hindi po, bigla na lang po ako nawawala sa FB, nagde-deactivate. Kasi inaano ko rin po yung sarili ko na inilalayo ko yung sarili ko dun sa isang bagay na nakaka-apekto sa akin in some way or another. Kaya ganun. So, dapat binabantay tayo. Okay, thank you, Ma'am Shi Grace. So, ayan. So, talagang, meron kasi, di ba meron ako nabasa na yun daw social media, sawang-sawa na daw siya sa social media. Kasi puro kung ano-ano yung makalagay, let's say, puro COVID, iba naman. Para magkaroon, ma-refresh naman yung mind natin. Ibang ano naman, ibang picture naman ang makita natin, kumbaga. So, Ma'am Shi Emily, nakamute ka po yata. Nakamute ka, Sir Ems. Okay na po? Yup. Okay, go. Hi. Sa akin naman pong experience, since puro work po . Pero napakabuti po ng Panginoon kasi ngayon nga po ay iba yung sitwasyon natin. So, talagang para po mapagtagumpayan natin yung ating kaisipan, even yung ating kalusugan sa pagkakataong ito. So, dito po sa JIL Bagbagin, alam naman po natin na, at dun po sa mga nakakapanood ngayon, napakaganda po ng tinatakbo po ng church ng JIL Bagbagin. So, ito po yung nagbigay ng katatagan sa akin na pagkagising pa lang, andyan po ang Dawn Watch, at tunay po na yung mga activities natin sa church. So ito po yung magbibigay daan para po yung ating kalusugan at even yung ating mentalidad ay talagang mabago. Kung saan yung katulad ng mga sinabi natin na iba't lalayo tayo, ngayon naman ang gagawin natin, dahil kakaiba po yung sitwasyon natin, lalo tayong lalapit naman po tayo. Lalapit tayo lalo sa Panginoon sa pamamagitan po ng iba't ibang strategy na ginagawa po sa ating church or even siguro po dun sa hindi po mga nakakaalam, pwede po kayong mag-visit po sa FB Live ng JIL Bagbagin. Napakarami pong activities na ginagawa po ang ating mga pastora para po tayo ay patuloy tumatag sa buhay at sa pandemic na mayroon po tayo. So yun lang po, patuloy tayong lumapit para sa ating Panginoon at dun sa mga tao na alam po natin na yung kanilang spirit o yung kanilang spiritual na buhay ay talagang matatag na para hindi po tayo madaig
nung kinakaharap natin ngayon o yung sa kapaligiran natin. So yun po, patuloy tayong lumapit at lumapit. Hanapin. Hanapin po natin yung talagang ano, ang ating Panginoon pa. Magpakalalim pa po tayo sa Panginoon. So yun lang po. Okay, so spiritual yung ating sagot ni Ma'am Shi Emily. And meron, before going to question number 4, remind ko lang din po ang iba, tag, share nyo po itong ating program natin. Yung pong mga relatives natin and friends, mag-comment po kayo. Yan. So pwede pa po hanggang 5 o'clock po ang ating ang qualification for for our online roulette. Sige po. Question number 4 naman po, para po sa lahat, a short answer na lang po. Sa ating pong nanaranasan na ito nga po, pandemic, what have you done for the health of your family? Ano po ginawa natin? At syempre, yung self-care na rin po natin. Ano po yung ginawa po natin? So, unahin po natin dahil nandito na on screen si Ma'am Shi Emily. Kayo na po ang mauna. Sige po. Okay, talaga. Okay, talaga. Well, anyway. Okay, salamat sa Panginoon. So, sa pamilya naman po, ito po yung una kong ginagawa. Pinapaalalahanan ko po sila palagi. Bagamat kami po kasi ay magkakahiwalay, nasa Manila, nasa Cavite. Kakahiwalay po kami. So hindi po pwedeng lilipas ang isang araw na hindi ko po sila napaalalahanan. Anak, kumain ka na ba? May vitamins, mag-ingat ka. At higit sa lahat, huwag niyong kakalimutang manalangin sa Panginoon. Kasi ang Panginoon lang yung makakatulong sa atin. So, yun po yung sa mga anak ko. At saka, kami naman po kasi ni Bong, dahil magkasama, ayun po, syempre, yung pagkain din po, bagamat minsan mahirap pong pigilin, pero nag-iiwas-iwas na rin po. At sa lahat po ng hindi na po mga pabata tayo, so, I advise po na piliin po natin yung mga dapat nating kainin. Pwede naman po tikim-tikim lang, pero konti lang. At kami po ni Bong ganon, tapos yung oranges. Every day, yun po yung alam ko na ano, nakakatulong din po sa amin kasi ano po, fresh po siya, hindi po siya yung ano talaga, gamot. So, yun lang po. Sorry, nakamute pala. What about si Ma'am Shi Grace? Ano po yung ginagawa natin this pandemic para sa ating family at yung self-care na rin po? I'm sure we have a lot of time kasi nakulong po tayo, no? Na ang dami nating sigurong nagawa, pampa-beauty or what, kung ano man po yung ginawa nyo. Sige po, paki-share na lang din po. Ano po, same kay Ate Emily. Idagdag ko lang po yung ano, yun nga, yung family altar, yung talaga pong hanggat maaari, hindi po namin skip yung pag-pray bago matulog ng sama-sama. And yun po, ito rin nag-lockdown, green-up din po namin yung opportunity na kami pong mag-asawa, mag-banding, dinadala ko siya sa facial, dinadala ko siya saan-saan, para ano, ma-feel niya rin na ano, na yung growth pa rin, physically, spiritually, nandun pa rin. So, yun po. Okay, ang sarap naman. Si Brother Brian. Nagpapa-facial din. Yung pala ang sikreto, kaya pala kumikintab ang mukha. Or anyway, ang next naman po is si Ma'am Shi Tonet and Ma'am Shi Marlene. So, ano po masasabi natin? Nasaan na sila? Or wala pa po sila? Sige po, basahin ko na lang. Basahin ko na lang po yung comment. Pabalik lang po ng comment. Ayan, for our mental health po, just always think positive. Isipin po yung mahahalaga at masasayang araw sa buhay mo with your family. At always pray, trust to our Father God.
praise and worship to Him with family also. Tapos, dobling ingat po and always eat a healthy food. From Jenny May Quintua. So, from Sister Minette Pineda for mental health, think of creative ways kung paano po natin madadivert ang ating attention sa mga productive things. We can start a new hobby like cooking or baking. Be plantita. Yes, I'm one of them. Download self-help books or Christian literatures. Next, one more. From Mamshi Cheryl, do not allow fear to overpower our life. Instead, focus our eyes on God and His promises. Not all updates on social media are true. Correct ka dyan. And correct, if it's not healthy for your mind and will not benefit you emotionally and spiritually, stop from giving too much time in social media. Correct. Okay. So, later na po yung iba ha. Let's give way for Mamshi Tonet and Mamshi Marlene. Go, 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 go. Okay, sige, ako muna, no. Siguro for me, ang importante talaga sa panahon ngayon is, ngayon kasi na parang dumating yung pandemic, na-value natin ang family. Mas nabigyan natin ng priority, ng importance ng family, yung relationship, even yung health natin, ng buong pamilya. So, siguro yung, ano, yung unity and yung communication ng bawat isa na nagkakaisa tayo sa panahon na to, we are facing this battle, hindi natin nakikita. So, ang kailangan natin, magkaisa tayo as a family, sa spiritually, is we hold on together and praying to God. We hold on together sa faith natin, sa Panginoon. Nandyan yung problema, dumadaan, lalo ng panahon na ito. But kapag sama-sama tayong pamilya na nagkakaisa na alam natin kung ano yung dapat nating gawin para sa kalusugan natin, sa spirituality natin, even kung ano yung sinasabi ng, ano, di ba, yung obedience din, no? Pagsunod kung ano yung mga protocols, health protocols and safety protocols na binababa sa atin, gawin natin, magkaisa tayo, na sumunod tayo, hindi lang yung si tatay, hindi lang si nanay, kundi yung buong family, nagkakaisa tayo, nagkakaroon tayo ng isang goal na mapagtagumpayan natin yung pandemic na to. Correct. Dapat, kung kanan-kanan lahat, walang sasaliwa, di ba? Para magkaroon ng ano, unity in the family. Okay? Manshi Marlene, what can you say? Sa akin naman, syempre, una, sa pagising mo pa lang, magpe-pray ka na, magpapabalot ka na ng banal na dugo ng Panginoon. Kasi talagang, ang Diyos lang ang makakapagligtas sa atin. Kahit anong gawin natin, syempre yung pag-iingat, kailangan natin ingatan yung sarili natin. Pero yung banal na dugo ng Diyos, talagang, lalo na po sa amin, di ba? Pag ano, palagi kaming, marami kaming tao nakakasalamuha dahil yung business nga namin. Kaya talagang paglabas pa lang namin ng bahay, yung panalangin namin mag-asawa, nabalutan kami ng Panginoon, ng banal na dugo ng Diyos. Yung pag-uwi namin, meron akong nanay na may edad na. Kaya talagang yung pananalangin, yung health protocols, yun, kailangan yung social distancing. Kapag maraming tao doon sa loob ng tindahan namin, talagang lumalabas ako. Tapos yung paghuhugas ng kamay palagi, pag-alcohol, dapat natin ginagawa yun, huwag natin kakalimutan. Tapos yun, talagang pinapaalalahanan yung mga anak ko na dapat palagi nga talagang nagpipray. Kasi yun yung magiging daan ng maliligtas yung kaligtasan natin na mapagtagumpayan natin yung pandemic na ito ay dahil din sa atin, sa lahat ng gagawin natin. Okay, so talagang pa-cover talaga tayo ng blood of Jesus. So it's really important that early in the morning ay talagang nagpe-pray na tayo. Hindi mo natin kasabay yung mga anak natin, kailangan talaga yung ating tayo as a leader or as a Christian, gawin natin yon. So basahin ko lang po ang isang comment from Jenny May Dolinguez. I'll always pray po every single day of our life para
po, proteksyonan niya tayo, lalo na sa viruses na kumakalat ngayon. Eat healthy food and take vitamin C. Lalabas lang sa bahay as needed. Tama yan. Sa AITF, sinasabi din yan. Okay? So, that's ends our... Ah, wait. May isa pang question. Very quick lang na sagot. How do you keep your family intact? So, sino pa mauna? Wala. Yung nasa gitna, nakita ko. Si Ma'am, si Grace. How do you keep your family intact? Karin sa salon ba? Ganun pa rin. may subject yung anak naming panganay about philosophy na medyo nalilis sa principle ng Bible. So buti, napag-usapan namin yun, na-i-ano ulit namin siya, na-ibalik namin siya doon, na-i-remind namin siya doon sa kung merong conflict between doon sa pinag-aaralan nila about philosophy, religion, ganun, back to the ano principle of the Bible, lalo na yung about sa theology. Meron na po kasi silang ganun. So, natin sila imon. Hindi na natin alam. Usap nila. Yun, talagang mahal. Yung okay po. So, yun. Talagang nung bata din yung ano ko, no, si Tim, natututo din ako dun sa mga pinag-aaralan na parang reminders lamang. Okay, Ma'am si Marlene. How do you keep your family intact? Yan. Sa akin naman, syempre, yung family altar, yung family devotion, kailangan palagi talagang ginagawa naming pamilya kasi napakahalaga nito na tayo mga nanay, di ba? May mga wala ng trabaho, may mga bills na dapat bayaran. Kapag hindi ka rooted ng Word of God, matatakot ka na, mag-aalala ka na. Pero kapag alam mo yung pangako ng Diyos, hindi ka mahihirapan sa situation na ito ng pandemic kasi alam mo yung mga promises ng Lord sa atin. Kaya napakaganda ng pag sa atin sa JL Bagbagin, yung Don't Watch, pag-gising mo pa lang ng alas 5, talagang marami ka nang matututunan. Kaya yun, napakahalaga po ng family altar talaga. Okay, nakadalawang ano na nga tayo, bukas tapos na yung second part ng ating Don't Watch. Ma'am Shitonet! Ayun, siguro sa akin kasi ano eh, bata pa yung anak ko, no? And then yung husband ko is OFW. So, to keep us intact is yung open communication. Whatever, halimbawa sa anak ko, kung ano man yung bagay na, misa kasi may mga questions siya, mami, ano yung pandemic? Ano yung ganito? So, kailangan ma-explain mo ng mas maliwanag para maintindihan ng bata kung paano din niya maintindihan na mag-ingat ka sa sarili mo, sa paligid, yung ganun. Open communication and even sa mga asawa natin, ganun, no? Whatever na, kung sa panahon na to, maraming bagay na nagwo-worry sa atin. We don't have any assurance ng mga nangyayari dahil nangyayari sa paligid natin. But still, when you are open to each other, kung ano yung worry mo, yung worry niya, napagsisharean yung dalawa and then ililift mo kay Lord yung ano through prayer, magiging mas strong yung ano niyo, yung trust and yung ano yung communication, even yung relationship ng bawat isa. Iyon kasi si Ma'am Shitonet is OFW, so physically apart sila together with her yung daughter nila. So talagang mas kailangan siguro ng prayer kasi syempre
magkahiwalay sila, no? So, next naman is from Mamshi Emily. Hi po ulit. Sa nasabi na nila halo. So, in addition doon, sa kabila po nung ating kabisihan, lalo na po ako, dahil nga sa hospital, ilang hospital yung pinapasukan ko. So, yung time, hanggat maaari, bibigyan pa rin natin ng time yung anak natin and yung asawa natin. So, kahit paano, kahit gaano po tayo kabisi, lagi pa rin po natin silang gaano na, i-text, dahil kami po magkakahiwalay, papaalalahanan po palagi. So, yun po yung time talaga na paalalahanan sila na huwag kalimutan ang Panginoon. Kasi once na ang Panginoon ang nasa puso nila, ang Lord na rin po yung nagbabago ng buhay ng bawat isa. So, yun po. Yun lang po. Yun lang po. Amen. So, kailangan po talaga yung ano natin, no, yung communication. Kailangan talaga open communication. So, wag din po natin kalimutan kasi minsan ang pag-aaway ng mag-asawa, yung anak ang pinag-aawayan, no? So, kailangan po yung bilang as a couple, kailangan make it stronger. So, i-flex ko lang po yung aking husbandry. So, yan. Hindi naman po everyday pero lagi po siya nagte-text ng umaga na I love you, ingat, ganun po. Love you, ingat, good morning, mga ganun. So, yun po. Eh, syempre spices ng ating pagiging mag-asawa po yun. So, may mababasahin ko lang po yung isa pa dito. I keep from Jenny May Dolinguez. Okay, Ma'am si Jenny. I keep my family intact po just like every wake up in the morning, sabay-sabay po kaming nagpapasalamat kay God at nagpe-pray sabay-sabay. Kaming kumakain with prayer at bago din po matulog, sharing po kami if what is the lesson learned na natutunan po namin na ayon sa kautusan o kalooban ng Diyos. Amen. So, talagang kailangan po sharing talaga. So, in summary po, talagang the family that prays together or the family that stays together prays together. So, that ends up our question and answer. Ngayon naman po, ay bago po tayo magpunta dyan sa ating Word of God, share-share lang po, remind ko lang po yung iba, share-share, react-react, tag po natin yung ating family and friends, plus our relatives. At yun nga po, may online ruleta po tayo mamaya. So, attendance po natin for us to be qualified sa ating pong online ruleta. At ang ganda po ng mga prizes that awaits you. So, sige po, let us prepare our hearts and our mind and lend our ears para po sa ating magtuturo ngayong hapon, para po sa ating mga mamshies. At he is the Extension Church Pastor of JIL Perez May Kawayan and the loving husband of Pastora Diwani Oliva. May we call in Pastor John Oliva. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay po ni Pastor John. Praise, hello po, praise, Pastor! Praise God. Amen. Praise God. Amen. Magandang hapon po sa bawat isa. Good afternoon po. Yes. Dinig po niyo ako? May tinig po? May tinig po. Opo, malakas po. Okay. Sige po, mag-start na po tayo. Salamat po at sa lahat po ng mga kababaihan, especially po sa ating regional and area pastor, Pastora Kay Lopez. Happy Mother's Day po at maging sa mga nanonood at sa lahat na nandirito. Ako po'y umahanga sa inyo. Saludo po ako sa inyong kabutihan at katapatan at sa inyong katatagan. Kaya po sa oras pong ito, ang ating pong pag-aaralan is all about yung katapatan ng isang ina ng tahanan or sabi na nating mother, ano po? Kaya sa oras pong ito ay ang ating pong topic is all about the faithful woman po. So, ang ating pong proposition is to study the responsibilities of the faithful Christian woman po. Ecclesiastically, conobially, and parentally. So, ito po yung tatlong ating itatopic sa oras na ito. And I believe po na it will help us to become aware the importance of the role which God made for woman. Praise God.
Sige po. At sa ayon po sa 1 Corinthians 11 verse 2 and 3, so allow me to read our topic, no po, our verse for today. I praise you for remembering me in everything and for holding to the traditions just as I pass them on to you. But I want you to realize that the head of every man is Christ and the head of the woman is man and the head of Christ is God. So, praise God. Bago yon ay tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa oras na ito. Muli, sa inyo naming tinitiwala, Panginoon, ang aming online virtual service na ito, God, sa kalahat po, Panginoon, ng mga kananayan o sa lahat po, Panginoon, ng mga ina ng tahanan. Marami pong salamat sa iyo'y tinitiwala, o God, ang exhortation na ito. Nawa, o Diyos, magbigay ito ng encouragement at ma-boast, Lord God, yung confidence ng bawat kananayan, ng bawat ina ng tahanan. Marami pong salamat at maging po, Panginoon, ang mga kanikanikalang spouse, Lord God, ay patuloy na makita rin nila po, o Diyos, yung kahalagahan ng kanilang mga asawa. Hindi sila magiging matagumpay kung wala ang mga babae na nasa kanilang likuran, Panginoon. Marami pong salamat. Ito, o Diyos, ang aming dalangin na may pasasalamat. Maging ako, gamitin mo lang akong alulod ng iyong biyaya. Ito po, Diyos, ang aming dalangin na may pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. So, about our text, we see the God's authority structure. No po, it's not about it's not only about the value of a woman, but it's also about the expediency or yung kaangkupan ng isang babae sa mundong ibabaw na mayroon silang malaking gampanin. No po, kung bakit nilikha ng Diyos ang mga babae. Praise God. Kaya po, again, magpapaunang salita na po ako. Saludo po ako sa inyo, mga kababaihan, especially sa aking nanay na ngayon ay 82 years old na, mag-83 po. Saludo po ako sa katapatan ng aking nanay. Kaya po sa lahat ng kababaihan po, ako po'y sumasaludo, lalong-lalo na po sa mga ina ng tahanan. No po. Kaya po sa mga asawang lalaki po, nandiyan po sila, makinig po kayo. No po. Napakahalaga po ng isang babae sa isang lalaki. Tanda natin, hindi magiging masaya ang isang lalaki kung wala ang isang babae. Amen po ba? Kaya po, maliwanag po na sinabi ng Panginoon na sabi niya, it is not good for a man to live alone. No po, I need to make a suitable partner for him. So maliwanag po. Kaya nakita ng Diyos yung kahungkagan ng lalaki. Nakita ng Diyos yung kahungkagan ko. Kaya po, binigyan tayo ng partner forever. Amen? So may forever. Kaya po, yun po ang katotohanan. So maliwanag po yan. So our discussion for today is about the faithful woman is faithful in its aspect of her life. No po, tatlong bagay lamang po ang gusto kong iwan bago tayo manalangin. At sa oras pong ito, yung unang-una po yung sinatawag pong the faithful woman in ecclesiastical responsibilities. Tanda natin, no po, na ang pinakamatagumpay na pwedeng maging magulang sa daigdig na ito ay yung may tunay na relasyon sa Diyos. At hindi lang nagkaroon ng relasyon sa Diyos, kundi alam natin na kapag ang mayroon relasyon sa Diyos, hindi po pwedeng hindi magmahal sa Diyos. Amen ba? Hindi po pwedeng hindi maglingkod sa Diyos. Amen. So ito po isang bagay po na sabi rito, a faithful Christian. Dapat Christian. No po. So the moms out there na hindi pa mga Kristiyano, no po, hindi po tayo magiging masayang lubusan kung hindi natin kilala ang Diyos. Hindi tayo magiging masayang lubusan kung hindi natin tatanggapin si Kristo. Kaya po, sa mga Kristiyano naman po, ito po'y maliwanag po. Ang sabi po rito, one who is faithful in attendance. Kaya po, kapag mayroon po mga gathering, kahit virtual ito, face-to-face man ito, huwag natin hayaan na, ay, sa isang linggo na lang ako mag-church, sa isang marami akong gawain. No, sapagkat mas mahalaga po na pinararangalan natin ang Diyos. Kaya maliwanag po ang Hebrews chapter 10, verse 25. Let us not give up meeting together, as some are in the habits of doing, but let us encourage one another, and all the more as you say the day approaching. So maliwanag po, bakit kinakailangan huwag tayong tumigil sa pagdalo at sa pagtitipon katulad nito, kahit sa virtual. Bakit? Sapagkat dito po tayo lumalakas, dito ay na-enhance, dito po tayo nalilift up. Amen. Dito tayo patuloy na nagbibigay ng kagalakan, nabibigyan tayo ng direction sa buhay. So maliwanag po na ito isang bagay po na katotohanan as a faithful Christian. No po. Ano pa po? One who is faithful in example. Philippians chapter 3 verse 17. Sabi nito, brethren, be followers together of me
and mark them which walk so as ye have as for an ensample. Amen. So, ito po, napakaganda po ng isang magulang, ng isang ina ng tahanan na tayo po'y maging magandang halimbawa, hindi lang sa loob ng tahanan, maging sa iyong mga kapitbahay at paglabas mo sa kapitbahay ay hindi ka nakikipag-chismisan, kundi ang sinasabi mo lang, makipag-chismisan ka man o makipagkwentuhan ka man, ang laging bukang bibig mo, ang kabutihan at ang katapatan ng Diyos sa iyong pamilya, maging sa iyong buhay. Andiyan po ba tayo mga babae? Pasisikatin po namin kayo sapagkat ito po yung panahon at araw ninyo. Ano po? Ito po yung katotohanan na kapag tayo po ay nanampalataya at nagkaroon ng tamang relasyon sa Diyos, hindi po pwedeng hindi ka maging magandang halimbawa sa maraming tao sapagkat ito yung nais ng Panginoon. Praise God! Ano pa ho rito? A faithful woman in modesty. 1 Timothy chapter 2 verse 9, nasabi po rito, in like manner also, that women adorn themselves in modest apparel, no po, with shamefacedness and sobriety, not with broided hair or gold or pearls or costly array, but which becometh women professing godliness with good works. Ano daw po? Isang babae po na kalugod-lugod sa Panginoon na gumagawa po ng mabuting bagay. Amen. So, praise God. Ito po yung isang bagay na makita natin na tayo po, no? Hindi po pwedeng nagmahal tayo sa Diyos, hindi tayo gagawa ng mabuting bagay. Pero pwede kang gumawa ng mabuting bagay kahit hindi ka nagmamahal sa Diyos. Amen o ba? Pero kapag ikaw ay nagmahal ng totohanan, and even sa iyong asawa, sa iyong anak, sa lahat ng kapitbahay mo, kapag na marunong tayo magmahal, dahil ito'y namana natin sa pagmamahal natin sa Diyos, tanda natin, gagawa tayo ng mabuting bagay sapagkat alam nating ito'y nature ng Panginoon. Amin po ba? Nandiyan pa ba tayo? So ito po yung isang bagay po na makita sa atin bilang isang mga ina ng tahanan. Praise God. Ano pa ho? Isa pong babae o one who seeks the kingdom of God first. Ano po? Ang inahanap. Kaya nga sabi ng Matthew chapter 6:33, but seek ye first the kingdom of God in His righteousness, and all these things shall be added unto us. Tanda natin, gusto ba natin na may mga marami tayong kulang? Marami tayong inahanap? Ano po? Ang lahat ng bagay na ito ay kasapatan lamang po. Ang one step, ano yun? Ang unahin natin ang katuwiran at kaharian ng Diyos. And then, sabi roon, lahat ng mabuting bagay ay susunod sa atin. Amen po ba? Sapagkat ang ginawa nating pastol ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Sapagkat maging sa Psalms 23, sa pinakahuli doon, sabi niya, surely goodness and your love, goodness and your love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Bakit po? Sapagkat siya po ang ating mabuting pastol. Amen po ba? So, ang mabuting bagay na ginagawa natin, ito po ay dahil sa ating pagmamahal sa Panginoon. At inuuna natin ang kanyang kaharian. Praise God. At isigit pa ho doon, sabi ng one who puts Christ in their life. Ano po? Ano daw po? Yung isang babae na lubusang isinuko ang buhay sa Panginoon. Praise God. Ano po? Ano man ang mga alalahanin niya, ano man po yung mga naisin niya, at lahat ng ito'y lubos niyang ipinagkakatiwala sa kamay ng Panginoon. Sapagkat maliwanag po na ang Philippians chapter 4, beginning verse 6 to 7, ay maliwanag po na ito po'y angkop sa mga ina ng tahanan at sa mga alam nating siya po ang nakakabatid kung ano ang pangangailangan ng tahanan. Ano sabi na yun? According to Philippians chapter 4, verse 6 to 7, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and petition with thanksgiving. Present your request to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your heart and your mind in Christ Jesus. So maliwanag po. Kung gusto natin na maging mapayapa, no po, sa lahat ng bagay, sa mga alalahanin, sa cares ng mundong ito, even sa mga necessity ng ating pangailangan sa ating tahanan, tandaan natin, kailangan natin si Kristo, lubusan natin, isuko ang ating buhay. Kaya maliwanag na sinabi ni Apostle Pablo, for I had been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. In the life I live in the body, I live by faith in the Son of God who loves me and give Himself for me. According to Galatians chapter 2, verse 20. Praise God. At maraming salamat po sapagkat alam ko po na ang mga ina ng tahanan na nagsuko ng buhay sa Panginoon
ay hindi nababahalang mabuhay at pangalagaan ang kanilang mga anak sapagkat alam nating mayroong Diyos na nakababatid ng lahat ng ating kakailanganin. Amen ba? Especially sa pandemyang ito, marami po ang nababahala, maraming natatakot. Pero ikaw na ina ng tahanan na mayroong relasyon sa Diyos, praise God, ikaw ay winner, ikaw ay mapagtagumpay sapagkat alam nating ang Diyos ay nakatingin sa ating pangailangan. Sabi nga ng book of 2 Chronicles 16 verse 9, "For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show himself strong on behalf of those heart is loyal to him." Kaya ang kailangan lang po maging matapat lang tayo, faithful, loyal sa harapan ng Diyos. And then, sabi ng Panginoon, lagi niyang tinitingnan ang ating pangangailangan. Lagi niyang tinitingnan ang ating emosyon, mental, at maging ang ating physical at ang ating spiritual na pangailangan. Amen po ba mga kananayan? Amen. So, isa pong pagpapatutuo po na ang Diyos ay kapanig mo. Praise God. Ano pa ho doon? Hindi lang po is tinatawag po as a Christian, kundi a faithful servant. No po, sabi roon, a faithful servant. No po, anong sabi roon? Pag sinabing faithful servant, tayo po yung nagiging halimbawa. No po, at tagasunod ni Kristo. Kaya nga sabi ng Philippians chapter 2 verse 5, in verse 5, "Your attitude should be the same as that of Christ Jesus, who being in very nature of God, did not consider equality with God something to be grasped, but made himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man. He humbled himself and became obedient to death, even death on a cross." Praise God. Ito po isang halimbawa na mayroon tayong pagsuko ng buhay at isang lingkod ng Diyos na ang ating tinutularan, walang iba kundi si Jesus Christ. Amen o ba? Praise God. At salamat sapagkat ang mga faithful servant, sabi po ng purpose-driven life, sabi noon, "Faithful servant never retire. They faithfully serve as long as they're alive. You can retire from your career, but you will never retire from serving God." Amen. That is a faithful woman in serving the Lord. Walang retirement po rito. Ang retirement lang po rito kapag po tayo ay namatay na physically. Amen. Andiyan po ba tayo? Praise God. Ano pa ho sabi rito, no? Isang maliwanag po na isang lingkod ng Panginoon. Si Dorcas po. Sa book of Acts chapter 9 verse 36 sabi rito, "There was a believer in Joppa named Tabitha, which in Greek is Dorcas. She was always doing kind things for others and helping the poor." Ano po? Sumaliwanag po. Ang talagang si Dorcas, ang kanyang Greek word ay sabi rito, Dorcas, siya si Tabitha. Pero ang kanyang ginagawa, mabubuting bagay at tumutulong po sa mga mahirap. Eh, lalong-lalo na po sa pandemyang ito, mga gulang at kapwa ko kananayan or mga kananayan po ng tahanan. Isang paalala po, no po, ang paggawa ng mabuti po ay hindi kawalan. Sa halip ay isang bagay po na nagtatala sa kalangitan. Amen. Sapagkat maging sa Book of Acts, no po, ay it is better to give than to receive. Are you there? At natutuwa po ako sa mga testimony po ng mga kababaihan kanina ng sapagkat marami po silang mga businesses po na nalikha para lang po masustain yung needs, pamilya. And I do believe po na hindi lang po sa pamilya, kundi even sa bawat nangangailangan at kumakatok sa pintuan. Amen po ba? Kami po, salamat sapagkat nasa tabing daan po kami rito. At sa bawat pagkatok dito, hindi po pwedeng hindi po ako mag-abot. At ang inaabot ko po, puro pagkain lang. Amen po ba? Hindi naman po nauubusan ng pagkain yung aming lamisa. Sapagkat mayroong lumalabas, mayroon naman po bumabalik. Andiyan po ba tayo? Kaya sa paggawa ng mabuti po, tayo po ay nakikilalang, no po, a faithful servant. Amen po ba? Praise God. Ganon din po si Phoebe, no po. Sa Book of Romans 16 verse 1 in 16, no po. 1 and 2. Praise God. Sabi ito, "I commend you our sister Phoebe, who is a deacon in the church in St. Crea. Welcome here in the Lord as one who is worthy of honor among God's people." No po. "Help her in whatever she needs, for she has been helpful to many and especially to me." Ito po ay ikinomend po ito ni Apostle Pablo sapagkat si Phoebe po ay naging isang magandang halimbawa na sa panahon na si Apostle Pablo po ay nakakasama niya, na tumutulong po siya sa gawain at sa mga gawain ng Panginoon to expand or to preach the gospel of salvation. Kaya po, ito po ang isang nanay po na nagsuko ng buhay, no po,
ay isa rin pong Kristiyano at tinatawag pong servant no po. At higit sa lahat, ang sabi po rito, as a faithful teacher. Yan. No po. Ang sabi rito ay isang maliwanag po rito, sabi rito sa Titus chapter 2 verse 3 and 5. Babasahin ko lamang po ito ng dahan-dahan. Sabi rito, the aged women likewise, that they be in behavior as becometh holiness, not false accuser, not giving too much wine, teachers of good things. Ano daw po? Teachers of good things. That they may teach the young women to be sober, to love their husbands. Yan. No po. No po. Nadadaanan natin dito na mahalin daw ang husband. Pero mamaya, para sa atin, tayo po ay sa mga kababayan po, ibo-boost natin ang inyong confidence. No po. To love their children, to be discreet, chaste, no po, keeper at home, good, obedient up to their own husband, and that the word of God be not be blasphemed. So ito po, alam nyo, sa mga kananayan po, napakalaking pagpapala po o marunong tayong sumunod sa ating mga asawa sapagat mayroon pong pagpapala at may biyaya. Ito po isang uri po na, sabi rito, tagapagturo. No po? Kaya po kung tayo po ay ang higit nating tagapagturo, walang iba kundi si Jesus Christ. Sabi nga po, di po ba, a good teacher is a good follower. No po? Ano po? Sa totoo lang, kapag ikaw ay isang mabuting teacher, marunong ka rin, ikaw ay mabuting tagasunod. Praise God. Kaya po, salamat po sapagkat alam ko po na isa po ito sa mga katangian, no po, or kaangkupan ng isang babae kung bakit siya nilikha ng Panginoon. Pangalawa po, ayan, dito na tayo sa pangalawa, the faithful woman in connubial responsibility. Yan. Ito po yung pagiging asawa. Sabi nito, no? And a faithful helper. Yan, nabanggit ko na kanina, sabi ng Genesis chapter 2 verse 18, and the Lord God said, it is not good that the man should be alone. Kaya naman ang mga kalalakihan, no? Ibinigay sa iyo ang asawa mo yan, mahalin mo, yakapin mo, ipahalagahan mo, huwag mong aawayin, huwag mong sasampalin, huwag mong yuyurakan, huwag mong mumurahin. I'm sorry. No po. Sabi nyo, I will make him a helpmeet for him. Ang sabi nito, katuwang, hindi katulong. Are you there? Kaya mga lalaki, pakamahalin natin. Sabi ko nga sa kanina, hindi magiging masaya ang lalaki kung wala ang babae. Mimin po ba? So, dapat makita natin to helper, katuwang sa lahat ng bagay. No, hindi sinisigawan. Praise God. Mimin po ba? So, in 1 Corinthians chapter 11 verse 9, sabi rito, neither was the man created for the woman, but the woman for the man. So, praise God. Kung ang mga babaeng o ang mga kananayan po ay napapahamak dahil sa kapabayaan ng mga lalaki. Kaya mga lalaki, kapag mayroong isang babaeng nagluko sa isang tahanan, tandaan mo, ikaw ang malaking may pananagutan. Andiyan pa ba tayo mga kalalakihan? No po, ikaw. Bakit? Eba, ikaw, alis ka ng alis, lagi kang nakapustura, papasok sa trabaho, pag-uwi mo sa tahanan mo, umalis ka sa tahanan mo na ang asawa mo ay nakabistida lang, pagbalik mo, ganun pa rin, at walang maayos, hindi mo walang bilhan ng pabango, ng cologne, or whatsoever, no po, damit, na maging maayos man lang, no po, at hindi mo walang na-appreciate. So, isang bagay po na makita natin to, no po, na bilang isang asawa, praise God, dapat makita natin, no po, na tayo po isang marunong mag-appreciate sa ating mga katuwang. Praise God. Amen. So dapat ina-appreciate natin to. Ano pa ho? Dito, a faithful helper and also a faithful wife. Hebrews 13 verse 4, sabi dito, no? Marriage should be honored by all and the marriage bed kept pure, for God will judge the adulterer and all the sexually immoral. Yun ang totoo. Po. Kaya po sa mga asawang lalaki, maging matapat kayo sa inyong mga asawang babae. Huwag niyong pababayaan. At kung ikaw man ay laging nandoon sa sosyalan dahil ang asawa mo'y nasa tahanan lagi, aba, alalahanin mo, ibinigay sa iyo ng Diyos yan
para katuwang na magpalaki ng tahanan ng pamilya, katuwang mo para magbuo ng isang godly family. Amen po ba? Amen. Sumaliwanag po yan. Kaya po ang sabi po rito sa Ephesians chapter 5 verse 22 and 23, no, wives, submit yourselves to your own husband as you do to the Lord. For the husband is the head of the wife, and as Christ is the head of the church, his body of which he is the Savior. So nandun po yung structure uli. No po. Kaya po, kung maraming babae po hindi marunong mag-submit sa asawa, bakit? Kasi hindi nakikitaan po ng pagpapahalaga sa kanilang asawang babae. So, mga lalaki, gising-gising, no po, tandaan mo, nung yun ay niligawan mo, no po, parang Coca-Cola ang itsura niyan. No po, parang buti ng Coca-Cola. Pero ngayon, dahil sa pag-aalaga sa iyong mga anak at sa inyong mga supling, at dahil sa pagpasok mo sa trabaho, pamamalansa, paglalaba, lahat ng yun ay inaalagaan ka. Pag-uwi mo, no, mayroon ka ng kakainin, no po, tapos hindi mo pahahalagahan. So itong isang bagay po, no? A faithful wife. Ganon din po ang mga babae, maging matapat. And vice versa. Wala po tayong ibang kapartner sa buhay. Tandaan natin, may forever sa mga tunay na nagtitiwala sa Diyos. Amen o ba? Sapagkat yun ang katotohanan. Praise God. And then, praise the Lord. Dito na po ako. Pasok na po tayo sa pangatlong points. Sabi rito, the faithful woman and parental responsibilities. Kanina po, as a Christian, as a wife, ngayon po, no po, no, ito naman po, as a mother. Yan. Kaya maliwanag po rito, sabihin sa 1 Timothy chapter 2, verse 15, notwithstanding she shall be saved and childbearing if they continue in faith and charity and holiness with sobriety. No, maliwanag po na talagang ito po yung isang nanay, yung kanyang pagtitiis na... Biro mo for almost 9 months na dinadala niya ang kanyang anak para lang ay alagaan. At pagdating po ng 9 months, iluluwal niya ito na hirap siya. And then hindi natapos doon. No po, ang asawang lalaki, pag-uwi lang sa gabi, doon niya masusulayan, masisilayan ang kanyang mga anak. Pero yung nanay, no po, araw at gabi kapag aalis ang mga anak, papasok sa eskwela, at ang kanyang asawa papasok sa trabaho, laging nadoon sa tahanan. No po, laging nagtitiis para lang inihanda ang muling pagbabalik ng kanilang buong angkan o ang kanyang pamilya. Amin po ba? So, isang bagay po na ganito ang kalagayan po ng isang inaan ng tahanan. Ano pa rito? Sabi na, Proverbs 22 verse 6, train up a child in the way he should go and where he is old. Sabi rito, he will not depart from it. So isa rin po na makikita natin dito na ang isang ina ng tahanan ay marunong maghubog ng kanilang mga anak, at ito yung sakripisyo. Tandaan natin, hindi po na isang teacher kaagad sa eskwelahan ang ating naging teacher. Ako po, natatandaan ko ang nanay ko. No po, saludo po ako sa nanay ko. Mag-83 years old na po siya. Praise God. Nung kami po ay nag-aaral ng bago mag-graduan, ang pinag-aaralan po namin, nung natatandaan ko, mayroong pang salitang ngangingingongo, mamimimomo. Yan po yun eh. Pero ngayon po iba na. Ang mga bata ngayon, kapag nakaharap sa social media, alam na kaagad magbasa ng iba't ibang language. I mean ba? Pero ang nanay ko, ang antindi po niya magturo, may stick pa yun at tinuturo niya isa-isa. Ganon siya kasika para matuto kaming magbasa. And praise the Lord. Salamat naman po sapagkat nandito sa inyong harapan ang isang tinuruan niya po, na bagaman hanggang high school lang natapos, at purihin ang Diyos, tinawag ng Panginoon. Imino ba? Purihin po ang Panginoon. Ano pa ho? No? Isang maliwanag po na sabi po rito ay isang pagpapahalaga po as a mother sa buhay po ni Luis at saka ni Eunice sa Timothy's grandmother and mother. Sabi rito sa 2 Timothy chapter 1 verse 5, sabi rito, I am reminded of your sincere faith which first lived in your grandmother Luis and in your mother Eunice, and I am persuaded now lives in you also. So maliwanag po na even po si Timothy ay talagang pinahalagahan niya po yung kanyang grandmother at yung kanyang nanay. No po.
Talagang ang isang nanay, lalong-lalo sa panahon natin ngayon, kahanga-hanga po. Kung babalikan natin, sabi ko nga, babalikan natin ang pinagdaanan ng nanay, napakahirap. At madalas na sinasabi po, even sa Bible, no po ay na-curse ang isang nanay. Na, habang siya'y nanganganak, sabi ng mga magulang noong araw, habang sila'y nanganganak, yung isa pa, paa nasa hukay, yung isang paa ay nasa buhay. Kaya po, sa totoo lang, salamat, sapagkat kung hindi, wala akong nanay, wala sana ako ngayon dito. At ganun din po ang bawat isa. Hindi po tayo putok sa bubong. Ano po, tayo po talagang may mayroong mga nanay. Ano po? Praise God. Lahat po tayo ay naging anak. Amen. Sapagkat mayroon tayong nanay. And praise God. Ano pa ho? Sabi nito, a faithful friend. Yan. Hindi lang po a faithful mother, kundi a faithful friend. Ito po ay sa katauhan po between Naomi and si Ruth. In Ruth chapter 1 verse 16 and 17, ito po yung dialogue nung buhay ni Ruth sa buhay ni Naomi. Ang sabi nito, but Ruth replied, don't ask me to leave you and turn back. No po, wherever you go, I will go. Wherever you leave, I will leave. Your people will be my people and your God will be my God. And wherever you die, I will die. And there I will be buried. May the Lord punish me severely if I allow anything but death to separate us. Ganun po, naging parang, kahit sabi natin biyana niya ito, pero naging matapat na kaibigan sapagkat alam natin. Po, at salamat sapagkat nakita natin dito ang isang katangian ng isang babae. No po, ang isang nanay din po. Praise God. At dito na po magtatapos, a faithful home provider. Yan. Gusto ko lang hong basahin ang verse na ito sa Proverbs 31, beginning verse 10. Babasahin ko lamang po ito, and then magtatapos na po tayo. Praise God. Ang sabi po rito, no, a faithful home provider. Sabi po rito, babasahin ko lamang po sa Proverbs 31, beginning verse 10. Sabi rito, at ito po'y makinig po ang mga kalalakihan sapagkat ito po'y hindi pala gawain ng lalaki ang mag-provide lang po ng pangangailangan ng tahanan. Tingnan po natin. Sabi rito, a truly good wife is the most precious treasure a man can find. Her husband depends on her. Ang sabi rito, ang husband daw po ay nagde-depend sa kanya. And she never lets him down. She is good to him every day of her life. No po. And with her own hands, she gladly makes clothes. Wow. Siya po ang nagpo-produce ng mga damit ng isang pamilya. She is like a sailing or sailing ship that brings food from across the sea. So, inalimbawa po siya na siya po yung nagsisail, no po. She gets up before daylight to prepare food for her family and for her servants. Wow, ang ganda po. Ano sabi rito? Ay, madaling araw pa lang, sabi rito, gumigising na ang mga kananayan para ipaganda ng pagkain ang kanyang pamilya at hindi lang ang kanyang pamilya, even her servants. Ganun po katapat at kadakila ang isang nanay. She knows how to buy land and how to plant a vineyard. So hindi lang po pala lalaki ang marunong magtanim, magbukid. Even ang isang nanay na sinasabi rito sa Book of Proverbs, dinidescribe po ito. And she always works hard. Amen. Verse 17. And verse 18, she knows when to buy or sell. And she stays busy until late at night. Biro mo, maagang gigising. At late na rin matutulog. Para sa kapakanan ng isang pamilya. Oh, saludo po kami, kamanganayan. I salute you once again. Lahat ng nanay. Ate Kay. Pastora Kay. I salute you. Praise God. Ako po'y naiiyak sapagkat mayroon pa rin akong nanay hanggang ngayon. Na po. And she spins her own clothes. Wow. And she helps the poor and the needy. Na po. Isang katangian. Verse 21, her family was warm clothing. And so she doesn't worry when it snows. Why? Sapagkat siya yung gumagawa. She does her own shoeing. Biro mo, imagine that. Mayroon siya sariling makina para itahi ng garments or ng pantapal sa katawan kapag mayroong taginaw. And everything she wear is beautiful. Hindi lang basta itinapal, kundi sabi ito magaganda pa. Her husband is a well-known and respected leader in the city.
Why? Sapagkat mayroong isang babae sa likod ng isang matagumpay na lalaki. Amen ba? Kaya mga lalaki, gising. Hindi ka magiging kikilalanin sa lipunan kung walang isang babaeng matapat na sumusuporta. Amen. Praise God. In verse 24, she makes clothes to sell to the shop owners. Amen. She is strong and graceful as well as cheerful about the future. Amen. Ba? His words are sensible and her advice is thoughtful. Imagine, ang lahat ng kanyang sinasabi ay kapakipang inabang at talagang sabi rito, thoughtful. Alam kung anong gagawin. And she takes good care of her family and is never lazy. Hindi siya tamad. Her children praise her. And with her great pride, her husband says, "There are many good women, but you are the best." Mga lalaki, ito yung time mo ngayon. Sabihin mo sa asawa mo, "You are the best." Amen. Once again, sabihin mo, "You are the best." Amen. The best ang asawa mo. Charm can be deceiving and beauty fades away, but a woman who honors the Lord deserves to be praised. Show her respect. Praise her in public for what she has done. Praise the Lord. Ito po isang bagay po na pagpapaalala sa atin, na po, sa ating panahon ng mga kananayan. Na talagang nung nabasa ko ito, ay talaga namang binabasa ko ito. Wow! Ito pala. At alam niyo po, bakit ako naiiyak minsan? Sapagkat ganito po, misto lang naging ganitong buhay namin sa probinsya. Ang tatay ko kasi, maraming kaibigan nung araw. Pero ang nanay ko po, kaya niyang yung maliit na pananalapi, ay kaya niyang isustain kung ilan buwan to para lang masustain yung aming pangailangan. Pero mo, walang magkakapatid kami. Napakahirap ng buhay sa probinsya. Pero naisustain niya ito at napalaki kami hanggang 4th year high school man lang natapos kami. At salamat. Sapagkat hanggang ngayon, siya po'y buhay at nakikita ko po ang mga hirap na dinanas niya. At nakita ko sa aking binasa dito sa Proverbs na ito, ang katangian ng isang aking nanay. Amen po ba? Kaya po, purihin po ang hapong pong ito, ang gabi pong ito, sa lahat ng kananayan. Minsan pa, let us remember the multifarious responsibilities of God's faithful woman. That is ecclesiastical, connubial, and parental. Praise God. Tayo po'y manalangin sa oras na ito. Before we end and before we close, ayan natin na magbigay po ako ng prayer of benediction sa mga kananayan. Thank you, Father God. Thank you, Lord. Sa oras na ito, marami pong salamat. Sapagkat ibinigay mo sa amin ang aming mga nanay, patuloy o Diyos na binuhay kami, Lord God, sa kanyang mga maalam na karunungan, Panginoon, dahil na rin po, Panginoon, kayo ang nag-sustain. Lord, salamat po sapagkat maging ang bawat kalalakihan ngayon na mayroong asawa, Panginoon, ayam o Diyos, na ma-appreciate namin ang aming mga asawa, Lord God, lalong-lalo na sa panahon ito. Sapagkat tunay nga, Lord God, gano'n na lang po pala ang kanilang mga saluobin kapag ang budget na ibinibigay namin ay kulang. Lord God, ay minsan hindi nila makita o maunawaan ko anong dapat gawin. So, subalit salamat sapagkat kayo pa rin, O Diyos, ang nagbibigay direction at katalinuhan para maging matagumpay ang isang pamilya. And bless mo, Panginoon, ang aming regional pastors, sa katawan ni Pastora Kay, maging sa lahat ng pastors, O God, ng Region 1 at saka Area 3A, maging ang area, Lord God, ang kabuuan ng area, Region 1, Lord, sa lahat ng kananayan, I pray, O God, patuloy na bukas na kalangitan, ang patuloy na ibaba mo sa buhay ng bawat isa, and I pray, Lord God, sustain mo ang lakas at I pray, Lord God, a long, satisfied, meaningful, bountiful life, Lord God, and also, Lord God, maranasan nila po, Panginoon, ang Job 36 verse 11, that if they obey and serve Him, they will spend the rest of their days in prosperity and their years in contentment. Lord, salamat sa oras na ito. Ito, Diyos, ang aming pasasalamat at ibinabalik po namin sa iyo ang lahat ng parangal, papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless po sa ating lahat. Happy Mother's Day po. Amen. Thank you po,
Pastor John, ang church pastor po ng JIL Perez, May Kawayan. God bless you po and happy Mother's Day po sa mother niyo po. God bless po. God bless po. Thank you po. So ngayon naman po ay nakakuha lang ako ng ano, ng konting takeaway kay Pastor John. So sabi po dito ay maging magandang halimbawa daw po tayo. At hindi lamang po sa ating pamilya, kundi din po sa ating mga kapitbahay. So, konting ano lang po, sabi ko po kasi nung syempre hindi naman po maiiwasan na hindi magkaroon ng hindi pagkakasunduan ang mag-asawa. Sabi ko lang po sa asawa ko, ayoko nang naririnig na nagkakaroon kami ng diskusyon kasi hindi po kami nagiging magandang halimbawa sa aming mga kapitbahay bilang Kristiyano. So, yun po. At sabi po ni Pastor John, yung mga kababaihan daw po, yung mga mommies na talagang sinisik o hinahanap ang Panginoon ay a very powerful bilang Kristiyano at nakikita naman daw po ni Jesus Christ, ni ang ating Panginoon, kung ano po yung mga pangangailangan natin at siya po talaga yung magdadagdag or magbibigay ng ating pangangailangan. Sabi mo nga po niya, nagbibigay daw po sila ng puro pagkain pero hindi pa sila nawalan ng pagkain sa kanilang mesa. Sige po, i-comment po natin. Pasalamat po tayo kay Pastor John. So, ayan po. Si Sister V. Luna, salamat daw po, Pastor John. God bless you po. Regards for Pastora Diwani from Sister Ma'am, Sister D. Jean. Jean D. Okay. So, ngayon naman po, ngayon naman po ay dadako po tayo sa ating nanay, mami ng JIL Bagbagin, ang ating pong Area 3, Region 1 Head and JIL Bagbagin Church Pastor. Let us all welcome Ma'am Shi, Pastora Kay Lopez. Ah, iba na pala ngayon na natawagan. Ano ba to? Millennial term ba itong Ma'am Shi na to? Or old school? Nagpapakamillennial pa. So, purihin po ang ating Panginoon. Happy Mother's Day po sa lahat ng ating mga mamshi. Yeah. Nakiki mamshi na po tayo. No? Happy Mother's Day po sa inyong lahat. And we are so blessed na si Pastor John po ay naging guest speaker natin to speak for us. No? Alam niyo naman po, si Pastor John ay talagang hinahangaan natin kung gaano po siya magmahal sa kanyang asawang si Pastora Diwani. Para po sa kaalaman ng lahat, si Pastor John po ang asawa ni Pastora Diwani. At talaga pong ang pagmamahala ng dalawang ito, kung makikita niyo sa Facebook, ay ganoon na lamang po ang suportahan nilang dalawa. So talaga pong napakapalad ni Pastor Diwani kay Pastor John. Kaya thank you po Pastor John sa pag guess nyo sa aming first launching po. Ito pong aming Women's Net na sinamantala po natin itong Mother's Day. So, purihin po ang ating Panginoon. Alam ko po na tayo pong mga mother, no? Especially po kapag ka naitiwala natin ang ating buhay sa Panginoon, no? Part po sa ating buhay ay we are struggling to become a good mother, a Christian mother, to our parents. May struggle po kasi talaga nangyayari once na ang isang tao ay na-born again, no? We struggle with sin, we struggle po na magawa ang kalooban ng Diyos, talagang nagkakaroon tayo ng struggle, no? Kapag tayo naging nanay na, ang struggle natin ay maging mabuting nanay, no po? Kaya lang talagang iba-iba po, kaya this is a ministry na napakabigat po eh, yung pagiging nanay eh, no? Kasi nakasalalay sa atin kasama ang ating mga asawa doon po sa ikalalagayan ng ating mga anak. Kaya po talagang tunay na dahil po sa hirap ng ministering ito na binasa ni Pastor John, ano po, at kung babasahin natin ang Proverbs chapter 31, yun po ang tunay na babae. Kasama ng pagiging asawa at kasama na rin po ang pagiging nanay. So napakahirap na maging nanay. And because of that, we take this opportunity every May. Buti na lang may Mother's Day, ano po, na i-appreciate at saluduhan ng lahat ng mga nanay, ano po. We salute every mothers in this world, ano po,
talagang gusto nating saluduhan ang lahat ng mga ina ng tahanan kasi hindi po biro ang sakripisyo na ginagawa ng mga nanay. Sinasaluduhan namin kayo because of your sacrifice. Ano po? Sabi nga, gumigising ng maaga para maghanda ng pagkain, para ayusin ng lahat ng bagay. Ano po? Magluto, maghugas ng plato, maglaba. Ay nako, parang wala ka nang nagiging panahon sa sarili mo, sa dami, at hindi natatapos ang lahat ng mga gawain sa bahay. Pero nandyan si nanay, ano po? At talagang ginagawa ito kahit na working mother, nandyan po pa rin si nanay na patapos ng trabaho, ay ginagawa pa rin natin ang ating mga trabaho bilang asawa at bilang mga nanay. Bukod pa po doon, yung walang ilang panahon na puyat tayo sa pag-aalaga ng ating mga anak. Ano po? Kaya truly we salute all the mothers for the sacrifice that you are doing as a mother to your children. And also to your love and care. Iba kasing magmahal ang nanay. Ano po? Yung pagmamahal, pag-aasikaso ng nanay, no po, makita lang na may mancha ang damit, lalaban uli, makita lang na lukot ang damit, paplansyahin, no po, yung pagmamahal ng isang ina, ano po, he attends to the needs of the home. Anong kailangan sa tahanan? Andito si nanay para mag-asikaso, andito si nanay para ibigay ang pangangailangan doon po sa tahanan. Yung pagiging tapat, no po, ng ating nanay, no, sa Panginoon, una sa Panginoon, pangalawa sa ating mga sa tatay, ano po yung pagiging tapat ni nanay. And dapat nating saluduhan ang ating mga nanay ngayon po. Bakit po? Because of the mother's understanding. Ay iba naman pong umunawa ang mga magulang na nanay, ano? Ibang umunawa ang nanay. Nararamdaman natin ang pintig ng puso ng ating mga anak, no po? Kasi sa atin naman sila nang galing eh. Isang tingin mo lang sa anak mo, nararamdaman mo ang kanilang puso kung nalulungkot, kung may problema, kung natatakot, at nandito tayo, no po, para unawain sila. Maraming tao, hindi na sila mauunawaan. Minsan, sa ginagawa ng ating mga anak, hindi na sila kayang unawain ng mga taong nakapaligid. Pero ang nanay, nandyan po ang mga nanay para patuloy siyang umunawa sa kanyang anak. Kaya po ang nanay ay talagang, sabi nga sa Proverbs 31:26, her mouth speaks wisdom. May katalinuhan kung magsalita ang mga nanay, no? Because of love. Dahil sa pagmamahal at pangangalaga sa ating mga anak, sa kapakanan ng ating mga anak, nagiging matalino po ang ating mga binibigkas, nagiging matalino po ang ating mga payo na ibinibigay sa ating pamilya, no po, because of that love. At ang ating pong mga mata ay alerto sa bawat opportunity. Sabi ng Proverbs 31, verse 13 at verse 16. Ano po, kaya mothers, sa lahat po ng mga nanay na nandirito, alam ng Diyos ang inyong mga sakripisyo, alam ng Diyos ang mga pagmamahal at pagmamalasakit na ginagawa nyo sa inyong pamilya, lalo na sa inyong mga anak. At alam din ng Diyos kung paano niyong inuunawa ang lahat ng pangyayari, ang lahat ng circumstances, ang inyong mga anak. Ano po? Alam ng Panginoon yan. Kaya po, we salute all the mothers. Ito po, we salute you po. Kaya po, paalala sa mga anak na nandirito, ano po? Tandaan po natin, you can find another friends. Kaya mong maghanap ng ibang kaibigan kahit nag-best friend mo yan mula pagkabata. Kaya mo pang makakita ng ibang kaibigan. Kaya mo pang makakita kung namatay na yung husband mo ng ibang husband. Ano po? Pero you can only have one mother. Meron lang kayong magiging isang ina. Kaya wala na pong pwedeng pumalit sa pwesto ng isang ina sa kanyang anak. Di naman pwedeng, ayoko kitang maging mommy. So papasok ka uli sa, sandali, ikaw ang gusto kong maging mommy. Sister Ena, kaya papasukin mo ako sa iyong womb at ilabas mo ako para ikaw ang aking maging mami. Meron ka lang isang ina. Kaya para sa mga anak, mahalin natin ang ating mga mami. Po, mahalin natin ang ating mga nanay. Ngayon po, mamayang gabi, ang mga KKB natin ay mayroong ganitong version. Ano, at doon po matututunan nila how to honor and love our mother. Kaya purihin po ang ating Panginoon. Pagpalain po kayo ng Diyos at napagpala tayo sa napakagandang katuruan na ipinagkaloob po sa atin ni Pastor John.
Kaya God bless you on this Mother's Day at nawa po mga magulang at mga kapatid at mga kapwa ko mga mother. Nawa po'y ma-enjoy natin itong celebration na ito. Na po, spiritually, physically, mentally, socially, kumpletos recados po tayo. Praise the Lord. God bless you all. Thank you po, Pas, sa short message nyo. Talagang honor our mother. Talaga pong mahirap din po talaga pag wala na po yung mother natin. Tulad ko po. Kaya napaka mahirap din po sa mga, alam ko po nasa FB Live, meron pong nanay dyan at tatay na rin. So mahirap din po yung kalagayan nila. So kaya po, praise the Lord. So ayun po, sabi po ni Ma'am si Dorothy, Happy Mother's Day po, Pasquay Lopez. Thank you po, greet po natin si Pasquay. Thank you so much. So much. Yan. Happy, Happy Mother's Day po. Yan. Mother po from Ma'am si Ruin. We salute you also, Pastora Kay, from Ma'am si Jenny. Yan. Sige po. At ngayon naman po, dadako na po tayo sa ating video presentation. So, Kuya Jazz, ready na po ba? Motherhood plays an important role in the Bible. It binds the beginning and the end. These stories offer us a glimpse into the heart of God. And so, we start at the beginning. Taken from the side of Adam, gifted with bringing forth life, the first woman was named Eve because she was the mother of all living. But she was also a mother in her own right, the first of many mothers to come. Though Sarah's womb was closed, God promised nations and kings would come from her. 10 years pass and motherhood seems as impossible as the day it was promised. But the Lord is faithful to keep his promises, and Sarah bore a son who made her laugh. Leah was the firstborn, overlooked by her husband Jacob, who gave his heart to her younger sister. When the Lord saw that Leah was hated, he opened her womb. Despite Jacob's disdain, she found her motherhood in the Lord. When Pharaoh became angry at the fruitfulness of the Hebrews, Jochebed sacrificed her motherhood for the sake of her son. When Pharaoh's daughter saw the child, she had compassion on him. Because of Jochebed's sacrificial motherhood, the Israelites found freedom. Naomi was a mother who experienced the loss of her sons, yet she gained a daughter in Ruth who declared, "For where you go, I will go. Your people will be my people. Your God, my God." Naomi and Ruth became family by faith. Mary, a virgin and not yet married, was found to be with child from the Holy Spirit. The motherhood of this blessed woman was more than the continuation of a family name, but a means for God to bring a Savior into the world to save his people from their sins. From the garden to the cross, there have always been mothers. These women paved the way for all women, representing the full spectrum of the ways one could be called mom. Whether a mother in faith, mentorship, adoption, or by birth, you play an important role in the stories of generations to come. To all the Sarahs, Leahs, Jochebeds and Naomis, Happy Mother's Day. Okay. So, next po, ang ganda po ng video presentation natin, no? So, lahat po ng mga great women of Bible. And next is our what you've been waiting for, our online ruleta. So, dalawa po, meron po tayong prizes na 5 tig-100, 2 500, saka ano pa nga yung isa, Sister Ma'am Chitonet, isang 1,000, yes, 1,000 pesos. So, paano ba yan? pwede ba na, pwedeng mag-ano na tayo para sa first 4? Okay.
May pipindutin ba ako? Wala. Ayan, umaandar na siya. Sino kaya ang maswerte? Swerty, swerty. Mag-pray na. Hi. Jasmine. Donet, nakikita mo ba? Yes, si Jasmine Dobredillo. Congratulations, Jasmine. Okay. Jasmine Robredillo. Get in touch with us up with your telephone number. Second 100 pesos is Tonet. Ma'am si Tonet, ikaw na magbasa. Okay, si Ma'am si Maria Lucille Belica. Belica. Okay. Next, three more. 100. Yun. Kulay red. Okay. Si Sister Nice. Sister Nice. De Los Angeles. Wow. Sister Nice. De Los Angeles. Pang milk tea. Next. Kulay. Ano yan? Kulay ano yan? Si Sister Grace Pupuseno. Wow, Sister Grace Pupuseno. Okay, last one for our 100 pesos. Okay. Ayan na, ayan na, ayan na. Pabalik-balik. Sister Ange Lorenzo. Wow, may pang-milky na si Asheng. Okay, next. Ito ay Gcash po natin. Oo nga, Gcash. So, kailangan ng telephone number, no? Kung may Gcash, i-send you po sa atin. Sa atin Gcash number. Ayan. I-send you daw po yung mga telephone numbers, no? Okay, Sister Ems or Mommy Emily. Ma'am si Emily. Meron tayong dalawang 500. Ikaw naman yung magbasa. Yan na, kulay red na naman. Anong name? Nakamute ka, Mamshi. Cherry Termulo. Ulit nga ulit. Congratulations. Cherry? Yes. Cherry Termulo. Okay, next. Blue na naman. Jenny May Doling. Ayan. Congrats. Siguro sa dami ng kanyang message, nabasa na siya ng Loreta ng Kapalaran. Okay. At yung ating grand prize na 1,000. O mag-pray na tayo dyan. So, sino yung maswerteng 10 pang milk tea ba to? Okay. Ikuti na ang ating roleta. 1,000, madami-dami din yun, pang ayuda. Sino kaya siya ang maswerte? Sa color green. Wow! Dirty Lopez! Wow naman! Sister Jerty Lopez. May pang... Ang swerte naman. Nga. Ang galing naman. Sana all. Sabi ni Masara, sana all. So, ulitin ko lang po kung sino po yung mga nanalo ng Tigo 100. Ma'am si Jasmine Robredillo. Number 2, Maria Lucille Belhica. Number 3, Ma'am si Nice de Los Angeles. Number 4, Ma'am si Grace Nepomuceno. And number 5, Ma'am si Ange Lorenzo. Sa ating 500 pesos naman po is yung number 1 is Cherry, Ma'am si Cherry Termulo. Number 2, ang pangalawa po ay Ma'am si Jenny May Dolingues. At ang grand prize po natin ay si Sister Ma'am si Jerty Lopez. Wow. Pamilk tea ka naman dyan. Wow, sana all. Ayan. Sige po.
without thank you po. Ayan, nagpa-thank you na po si Sister, si Ma'am si Jenny May Dolinguez. Ayan po, pati si Sister Ma'am si Grace Nepomuceno. Salamat daw po sa mga sponsors. Sister Malu Enriquez, wow, congrats Ate Jerty. Sister Jerty, happy Mother's Day. Akala ko baba kasi Sister Malu eh. No price. Okay, sige po. At dadako na po tayo sa ating closing prayer na pamumunuan po, pangungunahan po ni ating Mamshi Emily Contreras. Nakamute po. Nakamute po kayo, Mami Emily. Mamshi Emily, nakamute po. Okay, salamat po. Una po, salamat sa inyong lahat na naglaan ng oras. Salamat po kay Pastor John, kay Pastor Kay, at sa ating lahat po na nagtulong-tulong para mabuo po ang gawain ito. Bibili po na magpapatuloy po po ito. At sige po, tayo pong lahat ay manalangin at magpasalamat po sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Panginoong Diyos, salamat po ng marami sa hapong ito. Salamat, Panginoon, sa buhay po ng aming mga pastor na ginamit mo po sa aming kalagitnaan. Salamat mo. Salamat, Panginoon, sa mga katuruan na aming narinig. Tunay po, Panginoon, na ito po'y kalakasan ng buhay ng bawat isa, lalo na po sa aming mga kababaihan at sa sitwasyon po na mayroon ngayon. Panginoong Diyos, pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa na nakiisa, na nanood po, Panginoon, sa programang ito. At nawa aming Diyos, hindi po nawalan ng kabuluhan po yung oras na ilan po nila. Panginoong Diyos, papalain mo po yung buhay ng bawat isa na nakiisa. At salamat, na maraming pong salamat, Panginoon. Nawa, O Diyos, patuloy na bantayan mo po ang buhay ng bawat isa at ang bawat pamilya po na kinabibilangan po ng bawat isang nanood, Panginoon, at higit sa lahat po yung aming mga pastor, Panginoong Diyos. Anuman po yung kahilingan ng kanilang mga puso, ito po yung pagkaloob mo. At ikaw din po ang palaging sumama sa kanila, ingatan mo po sila, ganyan din kaming lahat, O God. Provide mo po ang lahat ng aming mga pangangailangan at maranasan ka namin, Panginoon, palagi, lagi, Panginoon, sa bawat sandali ng aming mga buhay. Maraming pong salamat, Panginoon. Pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa at maingat po namin ibinabalik sa iyo ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati at pagsamba sa pangalan po ni Jesus. Amen and amen. Okay. So, yun po, maraming salamat po. Hindi man po namin kayo nakikita. Ma'am si Tunet, wala ka. Ma'am si Marlene. Yan. Hindi man po namin, ayan, si Pastora Kay din po. Hindi man po namin kayo nakikita. Maraming salamat po sa nilaan yung panahon at oras sa pakikinig. Ang ganda po ng ating messages from Pastor John and Pastora Kay. Sa mga mami, smudra, nanay, mama, ano pa, mother, mamshi, ano pa, happy Mother's Day po sa inyong lahat. At yan po, see you po ulit sa ating virtual. So, i-promote ko lamang po para sa ating announcement. Yung, para po sa KKB, mamaya 6:30, para pong ganito din. Tribute din po sa mga magulang para naman po, mula naman po sa mga KKB, wag po nating kalimutan. So, any last word po, Pastora Kay? Praise the Lord. Praise the Lord. Ang Panginoon. Congratulations po sa inyong lahat. At mga mamis, no po, sana po ay magpatuloy tayong sumabay-bay sa ating programa ng mga pangkababaihan. Gusto niyo po ba na maulit ito? Amen po. Praise the Lord. Kayang-kaya ng ating mga women's net, ano, upang sa ganun, mga problema. Nagiging problema natin, mapag-emasapan na merong kaliwanagan sa salita ng Panginoon. Kaliwanagan. Looking forward for another program like this po, no, na like sana ay magpatuloy. Upang makatulong tayo sa ating mothers, sa ating mga kapatid. Amen po. Praise the Lord. God bless you. We bless you. Pagpalain kayo ng Panginoon. Congratulations. Palain kayo. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ay, ano nangyari? Sir Ena, nakatalilid ka na. Nangyari sa aking, ano? Sir Ena, ayan. Nakatalilid ka na. Ayan po, ayan. Bumalik na.
So yan, praise the Lord po. Maraming salamat po. Congratulations po sa ating lahat bilang mga mothers ng ating family, sa ating pong mga anak. God bless po. At sige po, sabay-sabay po tayo mga mamshi. Greet po natin sila. Happy Mother's Day to all and God bless us all. 1, 2, 3. Happy Mother's Day to all and all and God bless us all. Pwede pang isa pa? Happy Mother's Day to all and God bless us all. 1, 2, 3, go! Happy Mother's Day to all and God bless us all. Siguro hindi talaga sabay-sabay dahil mag-aiba tayo ng bahay. Oo, siguro. So, yun po.